Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Ako nga pala si Boo. At ito ang channel na about sa pagbiyahe. Pero puro gitara yung video. Hindi na natin patatagalin. Today may papakita ko sa inyong guitar effects or amp modeler. Ito yung Valeton. Ewan ko kung Valeton ba yan o Valeton. Pero kadalasan naririnig ko Valeton GP100. Ito yung entry level nila na multi-effects. Sobrang mura pero napakadaming features na hindi mo makikita sa mga kapresyo niya. Ayun, madami naman itong demo online, madaming reviews din. Tignan nyo na lang yung, kung gusto nyo isa-isahin yung features. Pero ito ipapakita ko lang kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya at mga hindi ko nagustuhan kung meron man. Simulan na natin, huwag natin patagalin. Hindi na ako nag-video, nandito na tayo agad sa PC software dahil tinatamad ako mag-video. Makita nyo naman online yung tsura niyan. Unang-una, nagustuhan ko sa kanya ay yung PC software mismo, yung editor. Dahil napakadaling intindihin, may mga guitar effects talaga na hindi ko na kinailangan basahin yung manual dahil madaling intindihin yung PC software and yung interface ng mismong device. So, isa to sa ganun, yung GP100. Ayun, yun yung una ko nagustuhan. At pangalawa ay audio interface na siya. Ibig sabihin, pwede ka na mag-record via USB. Tapos yung computer sounds, yung pinaplay mong music, lalabas din sa kanya. Hindi mo na kailangan ng extra audio interface. Kung magre-record ka ng gitara lang, kaya na nitong GP100. Isipin mo para sa presyo niya na nasa 5 to 6,000 lang ata. Audio interface na siya. Ganda nung PC software niya, di ba? Okay na okay. And then next yung amp sounds. Ito ipaparinig ko sa inyo. Amp sounds. Gustong gusto ko yung mga amp niya. Ito yung isang preset ko, TSP. Ibig sabihin yan ay The Storyteller Project. Follow nyo rin kami. Facebook, YouTube, and Instagram. Andyan ang Storyteller Project. Ito siya. Ayan yung ang gamit ko dyan ay matchless na amp. Ngayon, patinig ko sa inyo yung iba pa niyang amp. Hindi na natin maisa-isa, pero try tayo ng ilan. High gain naman tayo, high gain. Try natin to. Ito parang may sa boogie ata ito eh. Try tayo ng Bogner. Ganda oh. Ganda sir, maganda. Boost natin ng overdrive, tapos lagay natin delay, ganda na yan. Balik tayo sa clean. JC120, parang di ko pa ito na-try. Malalaman natin kung maganda. Ganda. Lagyan natin ng chorus. Medyo bitin yung JC120 niya.
Ayun, in-expect ko naman sa kanya yan dahil mura siya. Hindi lahat ng amp niya maganda, pero pwede na, di ba? Mapagtsatsagaan din eh. Para sa price, mga guy. Sobrang mura. To Marshall, JCM 800, try tayo. Hindi ko kabisado yung mga ano niya eh. Cab sim. Ayun, tapos IR loader naman na rin siya. Ayan, yan yung IR natin. Mas gumanda yung tunog nung ginamitan ko ng IR. So, plus na naman yon sa kanyang feature. Hindi ko naman iisa-isa. Ang dami yan. Binigyan ko lang kayo ng konting sample. Balik tayo dun sa original preset natin. Ayan. Tapos, pang apat na nagustuhan ko sa kanya ay yung effect models niya. Madami. Tapos, so far, nagustuhan ko naman lahat. Like dito sa drive section. Try natin tong ano. Ito, clean tone natin. Ito yung parang blues driver niya. Realistic din eh. Tunog VD2 talaga eh. Kuwang-kuwa yung bite ng VD2 eh. Tapos, try tayo ng tube screamer. May fat option pa oh. Nabitin lang ako sa kanya kasi ang daming OD, pero kakaunti yung distortion and fuzz. Try tayo ng fuzz. Ito, yung fuzz face niya na red. Ito kung ano man tong distortion na to. Ayun, tapos yung mga modulation niya, okay din. Kaya yeah, kagaya na itong detune, isa sa favorite ko ito eh, kahit anong effects na nagkaroon ako, tinatry ko lagi yung detune. Kung napansin nyo, humina yung signal niya. Ito yung clean tone. Pero good thing meron siyang dry, oh, may nag-message. Good thing meron siyang dry control dito. Saka wet. Parang safe yung 50 yung wet, then todo yung dry. Ano na siya? Balance eh. Dami yung different types of tremolo. Ayan, no? Opto, sine, triangle, bias. Katalasan bias ako or opto eh. Try natin yung bias ngayon. Tapos, ayan po, nasi-sync pa sa ano yung sa BPM or sa top tempo yung tempo ng ating tremolo. Pati nung iba, yung ibang modulation and delay. Mm-hmm.
Tapos tingnan natin, padinig ko sa inyo yung delay. Mga delay niya and reverb. Ganda din eh. Tapos yan, no, yung tail na yan, hindi mo makikita yan sa mga ibang murang effects eh. Pwede siya ang pag pinatay mo, off agad yung delay, or pwedeng pag naka-on yung tail, pag pinatay mo, may maiiwan delay. So isang feature na naman yun na napakaganda para sa kanyang presyo. Tapos isang sample tayo ng Dotted 8, favorite setting, isa sa favorite settings ko to, ng delay pedal. Very useful yan, sa lalo na sa church, pero kahit naman hindi sa church na gamit yung ganitong setting. Ayun. Tapos yung reverb niya, decente na rin. Medyo gitna siya, hindi siya pangit, hindi siya super ganda, pero maganda siya. Medyo, kumbaga nasa 70% mga guy. 7 out of 10 kung akong tatanungin. Lakas natin yung mix para madinig nyo. Ito yung church reverb. Ayan, so kung kailangan mo ng ambient sounds, medyo kaya na nitong GP100. May shimmer pa siya. Though ako hindi talaga ako sobrang fan ng shimmer. Parang gusto ko ipaubayan na yan sa keyboard eh. Parang inaagawan natin sila ng trabaho eh. Kaya nila yan eh. So, ayun. Sa kanila na lang yan, di ba? Pero, ayun. Yun yung mga ilang samples ng effects. So, ako nagustuhan ko para sa kanyang presyo. Tsaka, wala siya nung ano. Hindi, naranasan ko sa ibang brand yung hot tone. Like yung hot tone, head rush. Any brand na hindi Boss, Zoom, and Line 6, yung mga classic eh, diba? Tsaka Digitech, yung mga yan. Anything na hindi ganun, lagi ako may issue sa mga ano, modulation, laging parang kung hindi lalakas yung volume, biglang hihina pag inon mo. Minsan pa nga sa delay pa. So, ang weirdo, hindi ko alam bakit ganun. Dito sa Valeton, hindi ko naman siya naranasan. Kung ano pa yung pinakamurang binili ko na na amp modeler, yun pa yung parang okay yung ano effect models. So galing talaga ng Valeton. So ayun, panglima kong nagustuhan yung chain order, effects chain order na move, ayan no? Again, para sa price, pambira, nababago-bago yan. Napaka-importante yan mga guy. Ako talaga mas prefer ko yung ano eh, modulation before distortion dati. Pero lately, mas nag-lean ako sa after ulit ng drive. Pero ayun, magandang option na namumove yung effects chain order. Ayun, tapos, again, para sa price ulit, meron siyang stamp mode. Though, dadalawa naman yung foot switch niya. Ayan, may stamp mode siya dito. Sa setting natin ngayon, yung foot switch 1 ko ay para sa EQ for boosting purposes. Ayan, pag in-on ko yung foot switch 1, mag-on yung EQ. Ayan. Tapos yung foot switch 2 ko ay on-off ng delay.
Ayun. So, again, para sa price, napakalaking, napakagandang bagay niyan na meron siya niyan, di ba? Tapos, ito na yung huli kong nilista na nagustuhan ko. Hindi lang naman ito lahat, ano? Pero yun lang yung pinaka nag-stand out, yung anim na bagay na to. Ito, meron siyang no-cab mode. Mamimili ka kung left or right. So, very useful yan. Ibig sabihin, may sense talaga yung pagka-stereo niya. Isa pa yung stereo na siya. Na, sa six, halagang 6,000, stereo na siya. Tapos, pwede mong i-off yung cab sa right. So, kung gagamit ka ng guitar amp na totoo, pwede yung left papunta sa mixer, yung right papunta sa return ng guitar amplifier. Ayan. So, ayun. Yan, search na lang sa Google. Hahaba masyado yung video. Pero ayun, wala akong hindi nagustuhan sa kanya dahil sa presyo niya ng 6,000. Napakadami talaga ng features. Kung hahanapan ko pa siya ng weakness, parang nakakahiya naman, di ba? Sobrang mura na nung Valeton GP100. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Again, ako nga pala ulit si Boo. Biyahe ni Boo, like, share, subscribe, YouTube, Facebook, Instagram. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong sa mga interesado dyan. Abangan pa yung mga next na video. Sana makabiyahe tayo ulit, hindi puro gitara. Ayun, maraming salamat. See you. Bye, guys.